kung unfit daw na mother itong si Claudine Barreto, eh ba't lumaki naman ng matino yung mga bata sa poder niya? Tuloy-tuloy daw na magsasampa ng kaso itong si Claudine. At pati yung Bausi, itutuloy na rin daw yung kampo ni Claudine. Si Barbie Imperial at saka si Richard Gutierrez. What about? Eh kasi nakita sila magkasama, di ba? Sa Tipsy Pig Alabang, there's something brewing between the two. Okay, so yung totoo niyan. Isap lang talaga dito, OG. Wala nga. Sa mga bagets ni Josa Poco, yes. May pasapato sa inyo. Ang dami niya pong biniling sapato. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Josa Poco! At ito naman po si Papa O. Si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin! Chika mo na! Dali! Sound better! Oo, di ba? Oo. Nating ngongongongo ako, no? Atin nga ang comment sa inyo. Parang ngongo daw kayo. Oh, at least alam nila yung boses ko. Oo, di ba? Kasi nga lagi silang nanonood. Actually, diba? Sinadya ko magkaroon ng sipon. Parang maapektuhan sila kahit paano. Oo, di ba? Pero syempre, last but not the least po ang aming episode today. Kasi nga kami ay uuwi na sa Pinas. Yes. Oo, at talaga na-enjoy namin yung aming dalawang linggong bakasyon. Yes. Oo, kaya naman ang aming pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng aming journey, ng aming bakasyon dito. Diyos ko, baka magkamali kami, mamaya na namin babanggitin. Oo, baka magkulang kami ng mga pangalan. Mamaya na ho namin bibigkasin ang pasasalamat. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan dito at balitaktakan ng mga opinion, ano? Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan kahit may gag order na itong kay Claudine Barreto at kay Raymart Santiago, no? Importante hindi magsasalita ang dalawang kampo, no? Patungkol sa mga isyong kanilang kinasasangkutan, ano? Katulad ng hindi sila pwedeng magsalita doon sa custody ng mga bata, doon sa child support, hindi sila dapat magsalita kahit may mga lumalabas-labas na mga sabi-sabi at yung mga opinion ng mga netizen dito na dapat daw ay sana ay hindi na nakarating pa ng korte, sana ay nagtuloy-tuloy na ng pagsustento si Raymart sa mga bata. Yung iba naman, tinatanong nila, bakit ngayon lang nagsalita si Claudine? Bakit biglang naglaho yung pera sa banko? Kasi nga, pinalalabas, di ba? Parang winidraw ni Raymart yung 100 million plus. Oo. Na pera nila ang bilang conjugal. Oo. Kasi nakalagay doon ay N-or. Tapos, ang natira na lamang kay Claudine o yung pwedeng i-withdraw ni Claudine ay 25,000. So, doon daw sa banko ay nakalagay pag N-or, wala nang paalam doon sa isa. Oo, isa lang. Pwede nang i-withdraw. Oo. Kung bakit tinatanong din ng iba, bakit hindi ito namalaya ni Claudine na withdraw? Oo. Bakit daw hindi na itimbre ng banko kay Claudine. So, Nay, sa lahat ng sinabi mong bakit, anong sagot? Ayun nga, hindi naman tayo pwedeng. Ano mga tanong lang yan kasi may gag order nga. So, hindi tayo pwedeng magsalita dyan, tungkol dyan, ano? Tapos, meron pang lumalabas na bakit daw ahabulin ni Raymart yung custody. Kung bibilangin daw ng kampo ni Claudine, apat na beses lamang daw dinalaw ni Raymart o nakasama ni Raymart yung mga bata. O, hindi naman natin pwede. Ano kasi may gag order. Ah, may gag order. So, hindi pwede magsalita. Hindi pwede magsalita. Hindi sila pwede magsalita. Siguro, syempre, bilang tayo ay mga, hindi lang marites, kundi legit naman tayong mga tagapagbalita, hindi ba? Syempre, yan yung mga question mark. Oh. Kung paano sasagutin ito. Para masalimot talaga itong mukhang mahaba pang talakbay nito na yun, no? Kasi hindi tayo pwedeng mag-ano dyan, mag-imasok. Kaya nga, gaya nga meron akong narinig. Kung unfit daw na mother itong si Claudine Barreto, ba't lumaki naman ng matino yung mga bata sa poder niya, di ba? At saka naalagaan niya naman ng maayos, wala man nagre-reklamo yung mga bata. So, bakit daw naging unfit si Claudine na maging mother?
Bata nila yan, ano? Kanya-kanya sila ng ano yan eh. Depensa. Pagdating sa korte, no? At may gag order na. Kaya hindi sila pwedeng magsalita din. Siguro, patuloy na maglalabasan yung mga issue. Diba? Nang hindi sila sasakot dapat. O, tapos ay meron pang issue ngayon na hindi consistent si Raymar sa pagsusustento. O. Parang minsan, every other week lang nakakapagbika. May gag order nga, hindi na natin tuloy malalaman yung sagot mula sa kanila kung totoo ba yun. Hindi sila pwedeng magsalita tungkol dyan kasi nga, di ba, nasabi nga ng aking kausap sa panig ni Raymart, ayaw nila na yung social media, yung korte. So dapat daw pinag-uusapan sa korte mismo. Ipunan ng ebidensya na totoong ebidensya at paano nila ito ilalatag sa korte. Pero ang katotohanan doon talaga, no, sabi nga ng aking source, ay unaware si Claudine sa gag order. Had she known, hindi daw magsasalita o magpapa-interview si Claudine about the issue kahit kanino. Eh, hindi raw alam ni Claudine yun. Bakit na hindi alam ni Claudine? Eh, kasi nga, kung alam ni Claudine, hindi na magsasalita si Claudine. Yan lang siguro kasi yung Claudine. Siguro yung abogado ni Claudine, ano, nagkaroon ng lapses. Tapos, narinig ko pa, magpapalit ng abogado si Claudine. Dahil tuloy-tuloy daw na magsasampa ng kaso itong si Claudine. At pati yung Vowsy, itutuloy na rin daw nung kampo ni Claudine. Ah, naku, mukhang mahaba-haba talaga mong lalakbayin itong issue na to na yan. Eh, kayo mahahaba ang opinion, tayo na madadami sa gag-order na iyan. Ang dami ng opinion. Hindi, mga opinion nga ito, mga patanong to. Oo, mga na wala ngang sasagot sa magkabilang kampo dahil nga na may gag-order na. Ay, nakakaloka, no? Diyos ko po. Alam mo sa akin, ano, bilang ako'y tatay din. Sana, no, ito, wag mo na akong, ano, ha, huwag ka na sumingit dito, ha? Ha? Diyos, ha? Sana, ano, pag-usapan nila kung paano yung sustento, kung magkano yung sustento na nararapat, at kung totoo man na 100 million plus ang na-i-withdraw ni Raymart, doon sa kanilang joint account ni Claudine, na hindi lang yon sa isang banko, meron pang ibang banko na na-withdrawan din daw. Eh kung totoo man yan, ha, sana i-share nila yon or ilaan nila yon bilang trust fund ng kanilang dalawang anak. Ay, maganda. Oo, ako ha, sa totoo lang ha, medyo ano ko para sa mga bata ako eh. Kasi sila yung walang alam, sila yung inosente, at sila dapat ay hindi maapektuhan. At sila yung nakikinabang ng lahat ng pinaghirapan ng mga magulang. Eh kung sa'yo mangyari yan, Nay, ikaw malagay sa sitwasyon na ganyan, ano most likely gagawin mo? Ako, sa totoo lang, una kong iisipin hindi ang sarili ko, kundi ang aking mga anak. Kung hindi kami magkaayos ng misis ko, mag-co-parenting kami. Tapos, kung ano yung ano bang gusto mo. Akin to. Sige, iyon na. Kasi kaya ko namang bumuo ulit ng akin, ng sarili kong savings, sarili kong buhay. Diba? Ang importante, walang masasabi yung mga anak ko. Tama. Oo na. O ayan, o, mga anak. Itong hinihingi ng nanay. Bibigay ko sa inyo yan. Ganyan. Ito yung pera. Ganyan. Kasi kaya kong gumawa ng sarili kong buhay. Diba? Ang importante, hindi kayo kailangang maapektuhan. Diba? So, ako, bigay ko lahat sa mga anak ko. Ako lang, akin lang naman yun. Kasi ako, naniniwala ako. Kahit walang wala ka sa buhay, basta kayang magtrabaho. Yes. At hindi ka pala asa sa ibang tao. Yes. Hindi ka pala asa sa pera ng ibang tao. Ay, Diyos ko, kung wala kang dapat na ikatakot, kaya mong mabuhay. Kaya mong bumuo ulit ng sarili mong bahay. Sabi nga ni Chinky Tan, na yung nanalo sa loto na isang karaniwang tao na hindi marunong magnegosyo, mauubos din siya. Mauubos din yung napanalunan niya. Marami tayong nababalitaan na back to zero. Kasi hindi nila alam i-manage yung
perang hindi naman nila pinaghirapan, kundi napanalunan lamang nila. Hindi katulad ng isang negosyante or isang marunong sa buhay, marunong maghawak ng pera. Kahit tanggalan mo daw yan ng pera, kaya niyang magkaroon ng kasi nga, marunong siyang magtrabaho, marunong siyang mag-isip kung paano kikita. Pagka kami natutunan. Diba? Oo. So, tingnan natin kung hanggang saan ito patungo. Ano? Eh dito, OG, eh di nakaganda pa pala na hindi aware si Claudine sa gag order. Oh, bakit? Eh paano naman, naisiwalat niya yung para sa kanya, yung totoong nangyayari sa sitwasyon nila ni Raymar. May theory na naman sa likod na. Pero may gag order na, ha? Diyosa, ha? Oo, ha? Kaya behave ka dyan. Oo. Basta sana lang... Pumbinyo ko lang din. Oo, sana lang matapos. Sana lang ay makita ng mga bata na at the end of the day, magkaibigan yung kanilang mga magulang. Kahit iwalay na. At nag-work together para sa kanila. Oo, diba, sa future nila. And ay, ito kaya may future? Alin? Etong si Barbie Imperial at saka si Richard Gutierrez. What about? Eh kasi nakita sila magkasama, di ba? Sa Tipsy Pig Alabang. Eh. Oo. Eh. Ngayon, isa ng mga tao. Ano? Is there something brewing between the two? Alam mo, okay. So, yung totoo niyan, si Barbie Imperial ay isa sa mga shareholders ng Tipsy Pig. So, ang may share si Barbie ay yung sa Tipsy Pig Timog, QC, at dun sa Alapang. So, bilang siya ay isa sa mga may-ari, ay may obligasyon yung mga may-ari na pumunta sa kanilang mga negosyo para mag-entertain ng mga bisita. Para magpakita sa mga bisita na yun ay puntahan ng mga artista. Eh ba nandun na si Richard? One of the owners ba siya? Ah, hindi. Walang pag-aari doon si Richard. Nakataon lang na kaibigan ni Richard yung lahat ng may-ari ng Tipsy Pig. Oo. Parang apat na tables yon. Siyempre nagte-table hopping yung lolo mo dahil lahat yan kaibigan niya. So, nung naupo siya kay Barbie, nakuna ng picture. Alam mo kahit sino pang babae yan. Lalo na kung ang lalaki o yung babae na involved sa isang relasyon, sa isang hiwalayan, biyak na tututukan ng mga marites kung sino yung next na makakasama nila. Katulad sa hiwalayang Richard at Sara Labate, di ba? Kung si Sara Labate may kasamang ibang lalaki, mapipicturean din yun at ililink si Sara doon. Ito na ba ang bago? Ganon din si Richard. Nagkatabi lang sila for like how many minutes daw doon sa table as per my source. Eh, sandali lang yun. Siyempre, pak-pak-pak lahat ng mga camera sa cellphone. Eh, nag-video, nag-picture, diba? Pero hindi nila alam yung mga nangyayari doon. Na merong celebration, na dumiretso pa si Barbie sa poblasyon. Inrit niya yung ibang mga friends, staff ng Tipsy Pig doon sa poblasyon, parang post-Christmas party nila. Pero wala na doon si Richard kasi nag-uwian na sila. Si Richard nakamotor lang daw. So karamihan ng mga bisita nakamotor lang. So hindi totoo yung ibang mga lumabas na yun na sabay daw dumating yung dalawa. Tapos daw pag kahit magsi-CR si Barbie Imperial, si Richard Gutierrez daw sinasamahan siya, hinihintay siyang makalabas ng restroom. Alam mo, wala rin naman pinagkaiba yan dun kay Daniel Padilla na inaalalayan pa rin si Catherine Bernardo doon sa AAA, yung Asian Academy Awards, di ba? Inaalalayan din ni Daniel si Catherine sa kasal ni Robbie Domingo at ni Mikey. Di ba? Nakahawak pa rin dito. Imagine mo, lahat yun nakatutok. Pero wala na sila. Ngayon, ang iniisip naman iba, nagkabalikan pa. Diba? Pansinin mo, kaya pag ang issue ay hiwalayan, talagang ililink mo dun yung ano. Ang dami naman nalilink kay Barbie. Kahit nga yung isang major stockholder ng Tipsy Pig na link din kay Barbie. O pwedeng totoo, o pwede rin namang hindi. Kaya lang nga, yung medyo
sensitive ngayon yung mga tao sa issue ng hiwalayan. Talagang kung sino yung makakasama mo, ililing ka talaga. So, kung kaya makita ni Richard Gutierrez magkausap, may issue kaya kami. Naku, yan ang ipanalangin mo. Ha? Na sana maging issue. Kung hindi magiging issue, wala kang dating. O, ganun lang kasi. Kasi, imagine, kahit ang mga Marites na minililing. Ha? Pag, ay, wala na rin. Huwag natin siya. Grabe naman. Oo. Oo, diba? Okay, nakita sa Diyosa. Ay, hindi. Imposible. Sila na nag-decide. Imposible sila. Kami inuutos si Richard na may pinabiling suka. Sabi ng source ko, alam mo si Richard, no, malungkot pa rin siya sa nangyari. Pero hindi naman pwedeng magkulong si Richard. All the time sa kwarto, kasi talagang mabuburyong siya, maluloka-loka siya. Kaya nag-i-enjoy yung tao, sabi ng source ko, na napakalapit kay Richard. Sabi ko, ay baka pinagtatanggol mo lang si Richard. Sabi ko, ito Ochi, meron kang mga tinanong sa akin na kahit kaibigan ko, hindi sa ipinapahama ko. Kundi sinasabi ko sa iyo na totoo yun. Ito talaga, Diyos ko, maniwala ka sa akin. Nangungulila pa rin si Richard. At nag-i-enjoy siya eh. Kaya hinahayaan namin siyang mag-aliwaliw. Hindi naman siya nagpakalasing kasi nga nagmumotor. Kaya tingnan natin, ano, pag si Sarah naman nalapit sa kanyang isang kaibigan na lalaki, lalo na kung yung lalaki kilala, naku, tandaan mo yan, malilink din si Sarah doon. Ganun lang yung kasi. Kasi nga, mainit pa yung issue ng hiwalayan. Hirap maging maganda kung kani-kanino nalilink. Ito nga. Di ba dati, oh? Tinatry mo na nga lagi na malilink sa iba, po. Hindi pa rin naiisi. Wala, hindi ko tinatry maling. Wow. Oh, anyway. Kasi di ba si Barty, naling din dati kay Daniel Padilla. Mm-hmm. O dati, di ba, sila ni Diego Loizaga. Oh, nakakaroon tuloy ng image itong si Barbie Imperial na playgirl. Kung si Richard Gutierrez, makasama si Tita Nova Villa. Palagay mo, maliling sila. Di ba parang, ay, hindi naman siguro. Di ba? Parang double standard yun. Oo. Hindi ba pwedeng maling talaga si Richard sa isang may edad na babae? Oo. Kailangan pang bata din. Mm-hmm. Di ba? Pero payag kang maling si Richard kay Diyosa. Ha? Payag kang maling si Richard kay Diyosa. Okay lang yun. Ang tagal ha? Tagal sumagot. Ito parang silent means no. Ha? Nabali. Basta wala kang na rin yung masakit na salita. Ay, naitin ka lang, speaking of Barbie, na nabanggit ko kanina, naling kay Diego. Ano naman itong issue na naman ni Diego? Oh. With a girl. Bakit? Kasi nga, di ba yung nanay ng baby niya, nag-post na parang nagtitreat daw itong si Diego Loizaga na pag hindi binaba yung post niya, eh, hindi siya susustentuhan, tsaka yung baby. Ano ba yung post ng girl? Eto na yung nasa sulat. Masa? So, my baby daddy, Diego Loizaga, decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over. Ay, yun, no? Meron, no? Cecil Mendoza. Ayan yung nagka-come over dun sa ano? Para doon makaka-come over. Baka nagka-come din yan. Ay, come over nga. Pumunta sa bahay. Ah. Kakaloka. Sino bang may ano niyan? Eto nga na yung nanay ng anak niya, oh, si Alexis Suapenko. Ah, kamag-anak ni Cherry. Suapenko yan. Ah! May jet lag. Hindi pa ako nakauwi ng Pilipinas, may jet lag. Inisip ko ko sa'yo. Isisip ko sa'yo. So yan. So binabana ba niya yan? Eto nga na, yung sumunod niyang post. Diego Loizaga said, if I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. Okay, boy, bye. Sabi niya ganun. So, alam mo, ang napag-alaman natin dyan muna, ito narinig ko lang naman. Kaya kaya naman sa narinig. Ba't parang ikaw na nakakarinig? Kami ni Mama Lee. Siyempre. Ako isa lang yung pandinig ko, ha? Siyempre, alam mo, ito nga, kaugnay ng binasa mo na yan, no? Na ipinost sa IG story ni Alex. Napag-alaman natin, ano, mula sa narinig ko. Ayun ang naman sa narinig. Kayaan yun na. Oo, na nagkaroon pala ng misunderstanding. Okay.
na parang ang dating is pag hindi ito itinake down nung girl at hindi magpo-provide si Diego doon sa bahay pag hindi itinake down. Kasi nga, ano pa raw ipo-provide ni Diego, sabi nga narinig ko, kung mawala siya ng career. Dahil masisira siya doon sa post nung Lex. Ano nga ba ang ipoprovide niya doon sa banda? Eh bakit naman kasi mag-iimbita ka ng babae tapos doon pa nakatira yung mga mag-ina mo? Ako? Diyan naman ako pinapasok ng babae sa banda. Hindi! Si Diego! Ah! Hindi! Oo nga. Ayon sa narinig ko. Oh. Pero tanong na rin natin kay Diego kung gaano katotoo na meron silang open, secured relationship. Bago yun na. Dami na. Ibig sabihin ng open, secured, I will provide for you, pero let me entertain other girls. Ay, may ganun? Pero hindi kita pababayaan. Ay, ganun? Oo. Na sabi ng kaibigan ng Lex na nakausap ko, parang pumayag daw yung Lex sa ganung setup. Basta ipoprovide ni Diego yung pangangailangan ng kanilang anak. Pero sabi ng friend nung Lex sa akin, di ba, OG, napakabastos naman nun. Nandun nakatira yung mag-ina mo. Tapos, paalisin mo yung mag-ina mo kasama yung maid para maka-enter lang yung ibang babae. Di ba pwedeng dalhin ni Diego daw yun sa ibang bahay o i-check-in sa motel at dun sila mag-usap? Usap lang talaga dito, OG. Wala nga yun. Hindi, di ba? Bakit daw dun pa dadalhin? So nahuli daw nung Lex. At hindi lang isa na girl daw. Meron pang iba. So, yan, sinabi lang sa akin nung common friend namin nung Lex. Ngayon, hindi natin uhusgan si Diego. Itatanong natin sa kanya ngayon, totoo ba yun, Diego? Magod ka na, Diego. Pwedeng pabulaanan mo yan. Pwedeng i-deny mo yan. Pero syempre naman, Tito OG, hindi naman naamin niya. Pwede niyang i-deny. Alam mo, mahadera ka. Pero nakakaloka na yung open secured relationship. So meaning, yung girl pwede ding magdala ng boy sa bahay nila. Ayun naman daw, ang ayaw ni Diego. Paano naging open relationship yun kung one way? Oo nga, parang double standard. Yun daw, bawal. At sabi ko dun sa kaibigan ni Lex, so si Lex ba hindi nangaliwa? Habang may anak sila ni Diego. Ay hindi. Bawal nga, OG. At saka, hindi rin talaga type ni Lex. Oo, yung Lex ay hindi ma-artista. Isang yoga teacher at isang preschool teacher. Ang weird note ito, OG. Yung lalaki, pwedeng gawin yun. Tapos, ayaw na lalaki na gagawin ng babae yun sa kanya. It's a weird, parang selfish. Selfish. Parang siya lang ang pwede. Tsaka na-defeat yung purpose ng open relationship pag ganun na eh. Kaya dapat sagutin niya ni Diego kung gaano yan katotoo. Kung gusto niyang may i-correct doon sa mga narinig sa atin dito. Ay, ang taray. Ano yung Tito OG? Open secured correction? English yun. Natatakot ako sa'yo. Eh, siya pinasa UNA tayo. Natatakot ako sa'yo pag nag-i-English. Uuhi na lang tayo, Jose. Tama, pero parang malinis. Anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Yung mga nanonood na hindi pa namin subscribers, subscribe now. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa iba ba. Siyempre pa, ang kanya-kanya namin yung channel. Yes, ano manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po, nakapost ngayon yung birthday celebration ni Nanay Oji Villa sa New York City. Ay, natuloy pala. Diba? At saka sa Los Angeles City. Yay. At susunod na sa Quezon City. Ang taray around the world. Rosa. Po, sa mga aliw na aliw sa akin dito. I-follow nyo din po ako sa aking YouTube channel at sa lahat po ng aking social media account sa TikTok, sa Facebook page, sa Instagram. At ang OGDS Showbiz Update ay nasa
fanpage na rin po sa Spotify at sa Apple Podcast kung ayaw niyo pumakita ng mga pagmumukha na. Yes! At syempre, at this point, gusto natin pasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng aming happiness dito sa LA, dito sa Corona, California, at maging sa New York. Ayan. Yes. Siyempre, unang-una sa lahat, kung saan tayo nag-stay pag nandito tayo sa Corona, California. Ang ating tahanan. Ang aming nanay-nanaya, yes, na si Tita Mary Ann Opeña. Maraming salamat, Tita Mary Ann Opeña. We love you, Tita Mary Ann. Kasama ang kanyang husband, Drew, na si Tito Victor Opeña. Yes. At ang kanyang mga anak na si Najimel, oh my God, na sumusundo sa atin at naghahatid sa airport, at kay Jenny V. Ayan. At maraming salamat din, syempre pa, kay Oliver Carney, uh-huh, na nagpasabog ng dalawang birthday celebration sa atin. Yes. Oo, at talaga na-surprise tayo. Mm. Oo, kasama ang kanyang talent na si Tamerlane Mokila. Tamerlane! Ayan, di ba? Thank syempre, you. Syempre, nandyan din ang ating mga kaibigan na nag-absent sa work. Oo, si Alvin Layugan at ang kanyang partner na si Lani. Yes. Thank you, ha? Oo, mahal na mahal tayo ng mga yan. Habang umuubos si Diyosa. Yes. Okay, at syempre pa, at syempre pa, si Tita Lilian Tolentino. Thank you, Tita Iyan. Thank you, ayan, oo. At alam mo naman yan, napaka mapili nyo sa kaibigan. Yeah. Maraming salamat sa mga pasabog mo din, Tita Iyan. Paanda rin, Tita Iyan. Bonggang-bongga. Daig yung fireworks ng New Year, eh. Tita. Mina. Tita Mimi. Yes, oo. Tita Mimi din. At saka si Isa, at si Ariel, maraming salamat sa pag-aasikaso, yes, sa amin dito. At kay Jonathan sa kanilang driver. Thank you so much. At maraming salamat kita yan sa for all the love and support. Oo. At syempre nandiyan din sina Jen, sina May and Beverly, at sina Bless at Clipper Montero. Yes. Oo, ng Sweet Escape by Len. Yes. Na ang napakasarap nilang pistachio cake. Sobra. Mm-hmm. Very, very consistent yan, ha? At syempre pa sa gawing New York naman. Ay, naku naman, sa kanyang panood naman. For 4 nights or 5 nights kami doon. Siyempre, ang ating host ay si Sir Romer Gutierrez Jason ng RCC Staffing Solution. Kung saan itong RCC ay tumutulong sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas na gustong mag-abroad, gustong magtrabaho dito bilang teacher, nurses, lalo na sa hotel industry. Yeah. Ayan, ang RCC Staffing Solution po ay nandyan po sa kanilang fanpage. Pwede niyo po silang i-PM dyan. Ayan, ha? Siyempre, si kasama rin dyan si James at si John. Si John, at yes, si Angelo at yung kanyang mga staff. Maraming salamat. Thank you so much! At siyempre, si Maring Rose, oh, Santos ng White House Guest. Yes, thank ayan you, Rose! Magkaiba naman yon. Oo, sila naman yung nagde-deploy ng mga caregivers, ng mga nurses. Mm. Na naririto na, no? Yes. Oo, sa mga facilities naman. Mm-hmm. Thank you, Maring Rose, ha? Thank you po. At sa anak niyang si Aaron. Mm-hmm. At sa crush na crush ni Joseph Poco na si Vince, ang inyong staff. Yes. Oh, salamat po. Maraming salamat, ha, Maring Rose. Mm-hmm. Naku, Diyos ko, baka meron pa ho kami hindi nabanggit. Ha? Pero maraming salamat. Dahil anywhere we go here, Diyos ko po, kilala po kami. Akala ko yung mga napapanood lang sa television, eh hindi na po kami napapanood sa television, no? Pero kilala po kami dahil lagi silang nanonood. Yes. At ito yung kanilang pampagana ng araw. Yes. Ito yung kanilang vitamina, ang OGDS Showbiz Update. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin. Lahat po na nang bumati, yumakap, nagpa-picture. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diba, ni Pangas. Yes. Kay Donita Rose, kay Pelson Palad. Oo. At sa napakaraming friends ni Oliver Carney. Maraming salamat. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa O, si OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyong inihilid sa amin? Chika muna! Dali! Thank you, America! Thank you so much! Thank you, everyone! Mga Pilipino po!
pati mga AFAM, mga foreigner nila ng mga asawa na napapanood na din tayo, di ba? Kilala nila tayo. Ang bongga! Pag-goods ni Diyosa Poco. Yes. May pasapatos sa inyo. Ang dami niya pong binili ng sapatos. Ay! Diyos ko, nakakalok. Sinasabi pa lang namin na abangan ka ng mga baby boy mo dahil ang dami mong dalang sapatos. Namakyaw po siya sa Nike ng sapatos. Abangan niyo na po si Josa pag-uwi. Sunduin niyo na po. Kumakala nga pala itong sandali. Mga bagets, abangan niyo yung mga sapatos ni Josa. Yung Nike na tatnak meron sa ilalim ng baldes.